Alam mo ba, curious, kung ano ang ibig sabihin ng numerong iyan? Walang halong joke, bro. Totoong number yan. Yan lang naman ang bilang ng mga insekto sa planetang Earth. Ika nga ng mga henyo, ang bawat isang tao ay may katumbas na isa't kalahating bilyong insekto o bugs. Kaya lang, dahil sa ang ilan sa kanila ay sobrang nakakagimbal, sapat na ang isang insekto para sa atin. Narito ang top 5 na insektong iiwasan mo at all cost. Number 5, Japanese Giant Hornet. Species name, Vespa mandarinia japonica. Sinlaki lamang ng iyong hinlalaki, ngunit kaya nitong magsaboy ng lason na nakakatunaw ng laman derecho sa iyong mga mata. Hindi lang yon, mayroon ding pheromone cocktail na tumatawag ng atensyon ng iba pang Japanese hornet sa paligid para ikaw ay salakayin at pagtulungan hanggang malagutan ka ng hininga. Gayun din, maaari itong lumipad ng 50 milya sa isang araw. At kung inaakala mo na wala kang dapat ipag-alala dahil sa bundok sila nakatira, alam mo rin ba na sa Japan, mas marami pang napatay ng mga tao ang mga Japanese hornets na ito kesa sa pinagsamang bilang ng mga taong namatay dahil sa mga hayop, nakalalason man o hindi. Sa katunayan, 40 tao sa Japan ang dumadanas ng kakilakilabot na kamatayan bawat taon dahil sa giant Japanese hornet. Kung iniisip mo rin na hindi nila target ang mga tao, bro, nagkakamali ka. Isipin mo na lang to. Ano ba ang ginagawa nila sa ibang mga bubuyog? Ang isang adult na hornet ay lilipad ng ilang milya para pumili ng isang hive na aatakehin nito. Kapag nagsimulang atakehin ng libo-libong mga bubuyog ang nag-iisang hornet, ito ay magsasaboy ng asido at pheromone na siya namang maaamoy ng kapwa nito Japanese hornets at dali-daling lilipad ang mga ito patungo sa hive bilang reinforcement. Kadalasan ay aabot sa 30 Japanese hornets ang makikipagdigmaan. Darating na parang salot ang grupo ng mga hornets na ito at paliligiran nila ang pukyutan. At sa loob lamang ng 3 oras ay uubusin nila ang libo-libong bubuyog na babagsak sa lupang hiwa-hiwalay ang mga katawan at tanggal ang mga ulo. Pagkatapos ay kukunin ang lahat ng mga batang bubuyog at dadalhin sa kanilang mga kuta para kainin isa-isa. Yeah, dude, talagang hardcore ang kalikasan. Number 4, Bullet Ant. Species name, Paraponera clavata. Isang pulgada lang ang haba. Nakatira sa mga puno, sinasadya nilang magpatihulog mula sa mga puno papunta sa iyo para takutin ka at nang tuluyan ka ng lumayo sa pugad nito. Pero alam mo ba na bago nila ito gawin, ay magsisigaw muna sila. Oo, nagpapalahaw ang mga bullet ants. Hindi mo lang ito naririnig. Tinawag silang bullet ants dahil sa napakatinding sakit ng kagat nila ay katulad ng pagkakabaril. Sa Schmidt Sting Pain Index, oo, isa sa pinakakaibang trabaho sa buong mundo ay tagasukat ng sakit mula sa iba't ibang kagat ng insekto. Ang rango ng mga bullet ants ay number 1 bilang pinakahindi ka nais-nais na tagos hanggang gulugod na sakit sa buong phylum Arthropoda. Ngayon din bro, feel ko rin talagang ipagdiinan ito. So misigaw sila sa iyo bago sila umatake. Ang ilan sa mga katutubo o indigenous peoples sa mga kagubatan ng Central America kung saan nakatira ang mga bullet ants ay ginagamit ang mga ito bilang bahagi ng kanilang seremonya ng initiation to manhood. Sa Western countries, ito ay isang malaking pagdiriwang kung saan binibigyan ka ng pera ng iyong mga kamag-anak. Pero sa mga bansa kung saan marami ang bullet ants, pinapatulog ng mga katutubo ang ilang daang bullet ants gamit ang organic chloroform. Hinahabi ito sa mga manggas na gawan sa dahon
upang ang kanilang mga ulo ay nakaipit at ang kanilang mga pantusok ay nakatago sa loob ng dahon. Pagkatapos ay hihintayin nilang magising ang mga bullet ants at habang ang mga ito ay lulugulugo pa ay ipasusot na ang mga manggas sa kanilang mga braso at hihintayin makagat ng mga bullet ants ang mga kabataang ito. Ang layunin ng ritual na ito ay iwanan sila sa loob ng 10 minuto hanggang sa ang mga braso ng mga binata ay manigas at magkanda kisay-kisay ang mga binata sa sobrang sakit hanggang sa mapagtanggubayan nito ang paghihirap sa loob ng maraming araw. Upang tunay na maging isang ganap na lalaki, kailangan nilang tiisin ang ritual ng 20 beses. Number 3. Africanized honeybee. Species name, Apis mellifera scutellata. Alam mo ba kung paano mo makikilala ang isa sa mga ito? Hindi mo kakayanin. Dahil walang physical na paraan upang matukoy ang pagkakaiba ng isang Africanized bee at isang pangkaraniwang European bee. Gayunpaman, madali mong masasabi ang pagkakaiba batay sa kanilang pag-uugali. Bibigyan ka ng mga ordinaryong bubuyog ng 9 na segundo sa tabi ng kanilang hive bago kanila atakihin. Samantalang ang mga Africanized bees ay hindi tulad ng mga ordinaryong bubuyog. Bibigyan ka lamang nila ng kalahating segundo ng pagiging masyadong malapit sa kanilang mga hive bago kanila atakihin. Babakantin nila ang buong hive na binubo ng libo-libo o daang libong galit na galit ng mga bubuyog at habang kumakaripas ka ng takbo habang umiiyak sa tindi ng sakit at napapa-Hail Mary, bigla ka nilang mapapasigaw ng OMG! Sinuklubang na yata ako ng bubuyog. Hahabulin ka ng mga ito ng higit sa kalahating milya. Yeah, ganun kalayo. Siyensya ang dahilan kung bakit may mga Africanized bees. Si Warwick E. Kerr ang lumikha sa kanila sa Brazil noong 1950s sa pamamagitan ng prosesong kung tawagin ay crossing, kung saan pinagsama ang isang European bee at isang African bee. Gusto sana ni Dr. Kerr na makalikha ng isang bubuyog na maaaring mabuhay sa gubat. Higit pa doon ang nagawa niya dahil nakalikha siya ng isang bubuyog na daan-daang milyon kong lumusob, masyadong territorial at napaka-agresibo. At nakapatay na ng mas maraming tao kaysa sa mga European bees sa maiksling panahon lamang at maaaring mabuhay sa gubat. Number 2. Army or soldier ant. Species name, Eciton burchelli. Hindi na nakapagtataka kung sasabihin ko sa iyo na ang mga langgam na ito ay malaki, na ang mga soldier ants ay umaabot sa kalahating pulgada ang haba. Hindi ka na rin siguro magugulat na malaman na mayroon silang napakalaki at napakalakas na mga lamacheteng panga na singlaki mismo ng kalahati ng buong katawan ng isang soldier ant. Kilalang kilala sila sa pagwasak ng anumang nabubuhay na bagay sa kanilang landas, anuman ang laki. Sila rin ay ganap na bulag. Oo, wala silang paningin na itinuturing ding isang nagpapalala sa mga sitwasyong kinakaharap nila. Tinawag silang mga army ants dahil ang buong kolonya na binubuo ng aabot sa 1,000,000 ay isang 100% na mobile battalion na handang makipaglaban anumang oras. Hindi sila gumagawa ng hives tulad ng ibang mga langgam. Naghahanap lamang sila ng isang lugar na sapat lamang para sa reyna upang ilabas ang libo-libong mga itlog habang ang mga soldier ants naman ay abala sa paghahanap ng pagkain. Pagkapisa ng mga itlog, papasok na sila sa kakilakilabot na yugto ng kanilang buhay. Walang mga masakit na stingers o ballistic acid, ang uri ng takot na dumadaloy ay hatid ng daan-daang libong army ants na kumakagat at pumupunit sa iyong mga laman gamit ang malalakas na panga. Di nila alintana ang laki ng kanilang kalaban. Para sa kanila, ikaw ay banta sa pagpapatuloy ng kanilang kolonya na dapat mawala sa kanilang landas. Mayroong mga ulat ng mga malalaking hayop tulad ng mga kabayo na pinupunit at pinagpipira-piraso
ng mga army ants. Itinuturing ding masters of organic architecture ang mga army ants dahil sa kakayahan ng mga ito na gamitin o sariling buhay na katawan upang makabuo ng anumang maiisip na strukturang kinakailangan ng kolonya. Pagkakabit-kabitin ng mga soldier ants ang bawat isa upang lumika ng mga proteksyon na dingding at kisame laban sa pananalasa ng masamang panahon, mga tulay upang makatawid at anumang bagay na kailangan ng kolonya. Walang ibang nabubuhay na bagay sa buong mundo na gumagawa nito. At partida pa mga brad, bulag pa sila ng lagay na yan. Number 1, butterfly. Oh boy, okay, butterflies. Ang pagkakaiba-iba ng butterfly ay saktong-sakto para sa target na hayop. Halimbawa, mayroong horse stomach butterfly, sheep nose butterfly at hulaan mo. Tama ka, human butterfly. Nag-iiba lang ang mga detalye, ngunit ang bawat butterfly ay may parehong MO o modus operandi. O sa madaling salita, diskarte. Ang mga horse stomach butterfly sa limbawa ay nangingitlog sa damuhan. Sa oras na kainin ng kabayo ang mga damo, nakakain din nila ang mga itlog ng horse stomach butterflies. Napipisa ang mga itlog dahil sa init ng bibig ng kabayo. Pagkatapos, ang uod ay magtatago sa dila ng kabayo hanggang makarating ito sa tiyan. Doon, magkikita-kita ang iba pang mga butterflies at saka maghuhukay para gumawa ng mga honeycombs sa tiyan ng kabayo at doon na sila lalaki. Kapag ganda na silang maging mga langaw, aalis na lang sila sa honeycomb at maidudumi ng kabayo palabas sa katawan nito. Ang human butterfly ay nangingitlog sa horsefly o salamok na kapag nakadapo sa isang tao ay maililipat ang mga itlog at ang init ng katawan ng tao ang lulusaw sa bumabalat sa itlog hanggang sa tuluyan na itong makawala. Ang larvae ay babagsak sa balat ng tao kung saan ito ay huhukay pailalim sa balat kung saan sila titira at manginginain. Ang larvae naman ay maaaring lumaki saan man sa iyong katawan. Depende na lang kung saan babagsak ang mga itlog. Maaaring mapunta sa iyong tear duct sa bandang mata o kung mamalasin ka ng bonggam-bongga, ay mapupunta ito sa iyong utak at unti-unti nitong gagawing sisig ang sarili mong utak dahil sa sarap na sarap siyang kainin ang utak mo. Alam na alam ito ng marami dahil nangyari ito sa totoong buhay. O siya, yan ang top 5 na mga insektong iiwasan mo at all cost. Kung nagustuhan ninyo ang video ito, huwag kalimutang i-like, magbigay ng comment, i-share ang video ito at mag-subscribe para sa iba pang video dito lang sa Curious Kamote. Hanggang sa next video, bye-bye!